Now, what to you are the three most pressing problems that the Philippines will be facing post-pandemic? And what should the next president do about these? Ako, Mara, ang number one, ano pa din, getting the pandemic under control. Kasi nakikita natin ngayon na ano pa eh, di ba? With the Delta variant, meron na namang bagong variant na papasok. So yung pinaka-pressing talaga, how to get the pandemic under control. Yun yung number one. And yun talagang aasikasuhin mo, you use science, yung test, trace, treat, vaccinate. Dapat ito yung pinaka-primary na inaasikaso mo. Yung number two, revitalize the economy. Kasi talagang bagsak na bagsak yung economy natin, lahat na forecasts. Kahapon, meron namang forecast na nabasa ko from Bloomberg. Yung forecast from Bloomberg, parang number 54 ba tayo? Second to the last. Second to the last. Halimbawa, yung GDP growth natin sa second quarter was 11.8. Diba? Positive na yon. Pero positive yon kasi yung base natin, sobrang baba. Pero pag tinignan natin, totoong may 11.8% na GDP growth natin. Pero was that enough? Pag tinignan natin, hindi eh. Dapat nagkaroon sana tayo ng at least 20.5% na positive growth para makuha lang natin yung nawala. Parang kung hindi ako nagkakamali, Mara, ang nawala sa atin more than 800 billion. Ano lang to, ha? Second quarter lang of 2019 to 20. Second quarter of 2019 to 2020. So yung sa akin, kailangan asikasuhin talaga. Paano mo i-revitalize yung economy? GDP growth, mag-target na mataas. Address unemployment. Paano ma-address yung unemployment? 90% of our businesses are MSMEs. Tulungan yung mga MSMEs. May recommendation kami. Last year, Mara, yung recommendation namin, bigyan lang interest-free loans. Yes. Ngayon, kumiba na. Remember. Recommendation na namin ngayon, conditional stimulus na. Bigyan na ng grants as long as may condition na hindi magtatanggal ng empleyado para hitting two birds with one stone. Invest in digital infrastructure. Kasi nakikita natin na yung new normal talaga, ang shift na talaga to digital economy. And pag sinabi natin, invest in digital infrastructure, interconnectivity, access to reliable internet, provision of online platforms. Nakikita natin ngayon, hindi lang negosyo. Lahat na trabaho, pati government work, dependent on technology, pati education, dependent on technology. Nakita natin yung budget for 2022, not nearly enough para magkaroon tayo ng decent enough na digital infrastructure. Isa pa dito, yung education, parati kong inuulit-ulit ito, Mara, na let us declare a crisis in education already. Kasi nasa last tayo ng lahat ng mga assessment. Ang sinasabi ng UN, Mara, dapat yung budget ng education should be at least 6% of our GDP. Ngayon, 708 billion. Yung ating, yung 2021 budget natin is 708 billion. That's roughly about 4% only of our GDP. Pag tinignan mo pa yung 708 billion, Mara, 557 billion lang dun yung for DepEd. Kasi yung 708 divided pa across four agencies. Tapos pag tinignan mo yung for DepEd, 70% is pansweldo ng teachers. Nakulang yung pansweldo ng teachers. Mm. Pero 70% is pansweldo ng teachers. Yung matitira doon, mga 99 billion na MOOE, doon na yung, kasali na doon yung budget per student. Tinitingnan ko, Mara, a few days ago, how do we compare? Parang tayo, yung computation nila, ang budget per student natin, mga nasa 4,000, a little over 4,000 pesos per student lang. Tinitingnan ko, Mara, yung budget ng ibang bansa, halimbawa China. Yung budget, parang 12,000 yuan, equivalent yun to 100,000 pesos. And ba, Singapore? Yung Singapore, isa sa pinakamataas, 22,000 Singapore dollars, 814,000 pesos compared to 4,000 pesos sa atin. So, how do you expect na our students will
will compare to the other students na ang baba ng binibigay natin na budget for them. Yung US, parang about 700,000 per pesos per student. Tayo 4,000. So, ito yung mga kailangan nating tingnan, Mara. Yung isa pa na I think very important as we are battling the pandemic, yung improvement in the social services. Ayuda na lang. Yung ayuda kulang kasi merong 108 billion pesos included in Bayanihan 3. Eh yung Bayanihan 3 bill pa lang. Para sa akin, Mara, kailangan included ito sa GAA. Kailangan included siya sa GAA para readily available. Hindi lang for this particular crisis, pero pag may mga crisis na dadating, dapat hindi, kaya na-frame na health versus the economy. Kasi wala tayong pang-ayuda. Diba? Dapat hindi eh. Dapat hindi. Kung kailangan natin mag-lockdown, dapat may ayuda tayo sa mga walang trabaho, may ayuda tayo sa businesses. Pero hindi yung ipipilit nating buksan kasi wala tayong pang-ayuda. Eh, pag pinilit natin, hindi natin nasusugpo yung, hindi natin nakokontrol yung virus, lalong nagiging magastos. So para sa akin, dapat hindi ito iasa sa Bayanihan 3. Dapat ilagay na to sa GAA. And mukhang hinihintay ko pa yung ibang mga discussions as a Senate and Congress, pero mukhang wala ito sa GAA. Ang isa din, yung delivery system. Delivery system ng ayuda. Yung listahanan ba? Yung bagong listahanan? Okay na ba yun? Yung national ID system ba? Okay na ba yun? Kasi yun sana yung mas maayos na database na pwedeng may facility. Nagawa naman ng ibang LGUs eh. Di ba yung Makati? They were able to efficiently distribute the latest ayuda in a matter of days only. Kasi may maayos sistema. So sa akin lang, inaasikaso ba natin yun? So, I think, Mara, ang daming. Pero yung focus talaga ng 2022, eto pa, pandemic control, revitalizing the economy, education, social services. Pero pag sinabi kong get the pandemic under control, syempre yung healthcare system should be strengthened.